Ay, magandang gabi o, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Sabi ko, magbablog ako ngayong gabi. May nakita akong magandang ano yung topic, no? Shout out mga dumadagdag na subscriber, no? Tuloy, mamaya, magdagkulabo tayo, tuloy, ano na? Tuloy, shout out na ho doon sa mga nag-comment ho, no? Mga boss. Ha? Pakinggan ho natin to. Bago lang ho to, eh. Choose on the distribution of the amounts. Apparently, isa sa mga requirements, school records. Ano naman natin hingin school records for 100-year-old? Diba, hindi natin alam kung either nasunog na yon, nabahana. Sa Senado ho to, ito tina-topic nila ho ngayon. Yung may premium 100,000, yun hong mga nabubuhay pa sa edad na 100 taon, ng 100 taon. Lalo na sa Bulacan. So, my point of the matter there is, although I am one of the authors of this bill, we need to also resolve... Author pala si William Gatchalian itong binato eh. No? Distribution, both in terms of efficiency and also practicality. Because we're talking about people who have reached 100 years old, and a lot of them might have need, a lot of them bedridden na ho, hindi na makaalis. May mga requirements ho na hindi na practical, like school records. No, how do you submit a school record? Requirements mo pa pag nag-apply ka ng para makubra mo 100,000, kailangan may school record ka pa. Bakit? Record, di ba? We will look into that, sir, kasi napakasimple na lang po ng requirements natin for the centenarian. It's only the birth certificate of the centenarian or yung kanyang eldest na anak or affidavit of two disinterested persons. Okay. Po. Pero Ms. Lax, sasabihin natin ng totoo, simple nga yung requirements, wala namang kayong datu. Si Senador Aiming nagsasalita. O sabihin natin, ha, simple lang naman yung requirements, pero wala naman kayong datong, sabi, ha. Wala kayong pambayad, eh. Kaya pabalik-balik, walang pambayad. Pwede qualified yung tao, kompleto yung papel, kompleto dokumento, wala na kailangan isubmit. Kaya lang, wala naman kayong pambayad. Yun ang nangyayari. Sana, Madam Chair, yun na lang ang banggitin dun sa applicant instead of pabalik-balik. Kawawa eh. No, kawawa yung applicant. So, and this is not only one, ha. Meron silang, alam niyo naman, maraming marites eh. So, nagkukwentuhan sila. Maraming ganyan na issues. No? So, kung walang pondo, walang pondo. Then let's solve that. But huwag naman daanin sa pahirap yung applicant kasi kawawa naman. Pusa, pag 100 taon ka na pala, mga boss, mag-a-apply ka pa at may requirements pa, ha? Alam nyo, no? Bago lang ho yan. Yan ho yung tinatalakay ngayon sa Senado, no? 100,000, pag umabot ka na 100 taon, ha? Aba, teka. Malapit na si ano dyan, ha? Si Juan Ponce Enrile. Di ba? Tsaka si... Dati First Lady Imelda Marcos, di ba? 100,000, ha? Eric, sakit siyang ko dyan. Ha? Akala ko, automatic na yun pag na-reach mo 100,000 taon, eh, pera na. Yung pala, pabalik-balik ka pang kuko. Ano ba yan? Ha? Sabi nga ni Gatchalian, eh, karamihan dyan, bedridden na eh. Ha? Diba nga, boss? Nang waiting, o. Oh. Alam nyo, no? Maski bigyan mo pa ako ng 300,000, ayoko umabot sa edad na 100 taon. Ngayon lang, pag tinitingnan ko yung mukha ko sa lamin, eh. sabi ng asawa ko, kanang tingin ang tingin sa mukha mo, matanda ka na, sabi sa akin, asawa ko. Tignan mo nga yung liit mo, kaya o. Oh. Sabi niya, ha? Pulubot na. Ay, sabi ko naman sa kanya, huwag ka nga. Kasi yung misis ko, parang hindi tumatanda eh. Oh. Sige pa paano, ha? Nalilibang siya sa kawalang yaan ko, sa kaking kuyang ko.
No? Pero sa totoo lang mga boss, ha, mga friend, yan ho ang dasal ko sa Panginoon. Ha? Ayoko umabot dyan. Oo, oo. Ha? Sabi, tsaka parating dinadasal, kung kukunin mo, boss, sabi ko, yung madali, ayoko maghirap. Yung mabedridden ako, ganun. Hindi, ayoko, ayoko. Ayoko. Sabi ko sa kanya, wag mong gawin yan, boss. Kako sa kanya, ha? Kung gusto nga, kung makukunin mo ako, bangungot na lang, eh. Oo. Kasi bukod sa hirap, hirap ka na, hirap pa yung magbabantay sa'yo. Di ba? Gastos pa. Oo, di ba? Tapos 100,000. Ha? Tapos ngayon, wala pang makuha. Wala na kayong datong, eh. Wala rin kayong maibigay. Oh, sabi nga ni Gatchel yan, sabdiretso yun ako, walang pera para hindi pabalik-balik yung mga tao. Ha? Siguro, no? Sa panahon ngayon, mga boss, ha? Sa 1,000 tao, 1,000 na! Sa ngayon, na puro chemical na ang pagkain ng tao, ha? Baka isa lang ang makakaabot na 100 taon, eh. Maliban na kung Enrile ka at Imelda Marcos ka. Na talaga ng mga alaga ang tag dito yung pinasaksak na para bumata ka, nakalimutan ko yun, eh. Oo, nakalimutan ko, ano ba yun? Alam nga, sabihin nyo nga may sinasaksak, eh. Sa Germany pa yata yun, eh. Diba? Yung ano ko, ano yun, eh. Kalimutan ko lang, basta may sinasaksak para pampabata raw, ganun. Oo. At yun, marami yung ano, kagaya yung mga batak-batak ng mukha na yan, ganun. Oo. Oh, pero malapit na si Enrile dyan, nasa 100, ha? Oh, 100,000 rin yun, no, buddy po. Tsaka si Imelda. Interesa. Ewan ko, mga boss, nakatawa. Magkukulabo tayo. Pero, kayo. Gusto nyo ba umabot kayo 100 taon? Ba? Ako hindi. Okay na sa akin siguro. 80, ayoko na, eh. Sawa na ako sa lupa. Gusto ko malaman kung meron nga yung kalangitan. Oh, kasi hindi naman ako masama, eh. Tsaka na doon ako pupunta. Oh, eh. Tsaka yun nga, eh. Ang alam ko, ito impyerno, ito rin ang paraiso. No. Paraiso ka, parang nasa paraiso, pag ikaw ay mayaman, lahat na bibili mo. Oh, di ba? Agay yung mga hari, mga ganyan. Oh. Sawa sila, ang dami nila asawa. Oh. Si Prince Voltia, oh, yan. Parang nasa paraiso yan. Dami asawa. Diba? Oh. Magaganda sa sakyan, paraiso, halos ayaw na yung mamatay kung pwede lang, di ba, mga boss? Pero sa mga ordinaryong tao kagaya natin, aba, 100 taon na. Kasi, mag-comment kayo, sino gustong umabot na 100 taon? Bibigyan daw kayo ng 100,000. Sa akin, 65 ako, di lang taon pa ako. Kaya baka pagdating na 100 taon, eh, baka yung 100,000 kulang pa pambili ng ataul mo, eh. Di ba? Ako nang patingo. Mas mabuti pa. Sana makarating to sa mga Congress mga. Sana makarating sa inyo to, mga boss. Ha? Mas mabuti pa ang isa batas nyo. Ha? O to. Yung mag-asawa na makakarating ng 50 years na nagsasama ng sweet na sweet. Oh, yun ang may 100,000. Medyo malapit-lapit sa katotohanan yun. Pucha, 100,000 kada isang taong makakabot ng 100 taon na walang pa kayo pera na ibibigay, pababalik-balikin nyo pa. Bah! Eh, mahiyana. Mahiyana naman kayo. Oo. Suntok ho sa buwan yan sa mga panahon ngayon para ka umabot ng 100 taon. Suntok sa buwan yan. Oo, suntok ko sa buwan yan. Tapos mababalik-balikin nyo pa, hanapan nyo pa ng school record. May requirements pa. Dapat birth certificate lang yan, okay na, eh. Oo, diba? Oo. Ay naku mga boss, oo. Kawawa talaga. 100,000, 100 taon. Ucha, wag na. Oh. Diba? Ewan ko sa inyo, ha, mga boss, kung gusto nyo umabot na 100 taon para meron kayo 100,000.
Ayun. Akin, maski 3,000 pa, huwag na. Oh. Di ba? Bantay mo kayo, eto, sa halip na. Sa halip na patahimik ka na. Andiyan ka, nakahiga ka sa kama, sinusubuan ka. Mabuti kung kaya, in really, o Imelda Marcos ka, na 100 taon, nakakalakad pa yung mga yan, dahil alagang-alaga yan, lahat ng pagkain yan, may dietrician yan, no? Lahat yan, o, oh, diba? Oh, yung mga ordinaryong tao kagaya natin, pero ako, 65 na ako, mga boss, di pa ako umabot sa, yung na-hospital ako, ganyan, hindi, di pa ako nakapasok ng hospital. Na nagkasakit ako na ospital, hindi pa po. Awa ng Diyos. O, ba? O, ito, nakakapaglibang pa tayo. O, yun lang yun. Salamat na kay Lord. Ah? Mag-collab na po tayo. O, talagang natutuwa ako dito sa Senado. O, totoo. O. 1,000. 1,000 tao. Swerte yung may isa na umabot na 100 taon. Maski yung ano eh, siguro eh. Yung sinasabi kong isa batas nila kung pwede. Yung 1,000 mag-asawa na nakaabot ng 50 years na nagsasama na walang, na hindi naghiwalay. Hirap na rin yun eh, di ba mga boss? O, kulab na ako tayo. Teka, pahabol pa. Napakalaking halaga ba yan para sa gobyernong ito na bigyan ng 100,000 yung umaabot na 100 taon? Na mamaya ng Pilipinas? Confidential pa yun, lalaki. O diba, billion na nga eh. 100,000, wala kayong maibigay doon sa mga umabot ng 100 taon na tao. Kakaya yan. Isinabatas pa yan. O, author daw si Senator Gatchal yan eh. O diba, siya raw author yan. O, tsaka matagal na yan, natagal ng balita yan. O yan, kaya lang yun nga, para suntok sa buwan yan, para kay umabot yan. Oo, sa hirap ngayon. Nung araw siguro na wala pang masyadong mga preservative mga pagkain, yung mga wala pang mga insecticide yung mga prutas-prutas natin, eh ngayon din eh. Diba mga boss? O, magkulam na po tayo. Ito yung comments nyo kanina doon sa ano, vlog ko kaninang tanghali. No? Shout out, 3J si Hope, Sir Rox, pahabol. Kakapanood ko lang kay Ka Enzo. Uy, nag-submit na pala ng counter affidavit si Bantag. At malapit na daw mabigyan ng warrant of arrest si Bantag. Wow. Gandang balita yan, di ba? Oo, oh, maganda talaga yan, tren, ha? 3J show up ulit to. Inuna ko na siya dahil, ano eh, konti lang naman tong comments na to. No? Sabi ni YouTube, eh, fewer ang nanood, sabi niya. Few people watch your video, sabi niya. Okay, sinasabi, kung minsan naman, oh, great, oh, marami nanood. Eh, nagko-comment si YouTube doon sa mga vlog ko, eh, oh. Maski pa isa 1,000, 2,000, ganyan. Pagka bumaba 1,000, nagagalit si YouTube. No, sabi. Oh, 3J show ulit, oh. Sir Rox, sige pala si Grace Chingsai, ah. Aba, ididimanda ka ng libel? Anong grounds? Is telling the truth libelous? Tatawa-tawa si 3J Siop eh. Ewan ko sa hunghang na yan, ha? 3J Siop ulit, oh. Saka si Rox, parang wala sa sarili lagi si Presidente. Umakyat sa aeroplano mag-isa. Ah, napanood niyo ba yon? Yung umakyat sa aeroplano na iwan yung si First Lady. Hindi, 3J Siop, ah. Baka nagpapatawa lang siya, oo. Sabi nga ni Ka Enzo, si Presidente ang tunay na lutang. Ah, tawa ng tawa ka na naman dyan. Eh. O, 3J show na naman. Sir Rox, there's a saying, practice what you preach. Inglesero nga si PBBM pero parang hindi nga nakagraduate sa college. Hindi nga naman nakagraduate. Oh, kasi, ba't di niya alam ito? O baka naman panay ang lakwacha nung kaya nang ituro sa school ito, eh absent na naman siya. Ah. 3J Siop na naman. Sir Rox, si BBM, hindi naman marunong mahiya. Kasi wala sila noon. He's asking Filipino to pay taxes. Bakit hindi niya umpisahan? Kasi ni swerte.
Kung noon di siya presidente, di nga nagbayad, di ngayon pa presidente. Ah, Miss Aruba ka, ah. Sir Rox, sabi na naman, 3JCO po. Sir Rox, sabi ni BBM, do what I say, don't do what I do. Ah, totoo, totoo. Ah, sinabi ba yun? Di naman sinabi. Alanis Alcantara, shout out, ah, sabi niya. Mukhang nahihimalang nangyari si Rox. Bikay naman na ipamudmud na sa Comelec, BIR at trolls ang 203 billion utang ni Junior, kaya landslide kunyari. Ano sa palagay niyo? Ewan ko lang. Ewan ko lang, ha, pre, na, pero palagay ko 203 billion kasi yan, eh. Ayaw nga niya bayaran niya, ba't niya pamumudmud, oh? Cut Grace 7725, welcome to the club. Boycott BIR, sabi niya. Ito Emmanuel Maturan, shout out, bagong subscriber ho to, ah. Marahaw nahapon, Karox, from Emmanuel Maturan of Season, Surigao del Norte. Kami dito, mga BBM supporters, para magbayad kami ng buwis, sana unahan mong magbayad to unify ang mga Pinoy. Ikaw ang maging modelo namin. Unity, unity, unity. Oh, ano ka pala? BBM ka pala, ha? Sumagot si 3JZ, hindi ko magets. Eko. 3JZ, ah, si Kat Gray, oh, sabi niya ulito. Wala siyang karapatang magsalita about taxes. Wala man lang remorse na wala siyang ambag sa gobyerno. Yung 203 billion ang paid taxes niya, kalimutan na lang ba? O, yun na nga ang nangyayari yan. Anong 203 billion sinasabi mo, Kat Gray? Kinukuha na nga yung, ano, yung ibang kayamanan nila, eh. Di ba? Kinukuha ni Melda sa yun? Yung isang anak niya, kinukuha na. Oo, di ba? Eh, hindi pumayag yung ano, yung Sandigan Bayan ba yun? O, hindi pumayag, ha? Pero, pakipakipot lang yan. Makukuha nyo rin yan, ha? Sabi nito, kung ako, hindi na ako magbabayad ng tax, sabi ni Kat Gray. Ito. Jun Lagon, my friend. Sabi niya. Hello, Manong Roque. Anyo po. Ang nyo po. Yan ang ama ng bayan. Father of all tax evaders. Ah, alam nyo po. Alam nyo po. Yan ang ama ng bayan. Father of all tax evaders. Yan ata ang dahilan. Kaya sa'yo, kaya siya nanalo. Ibinoto siya para hindi na sila magbayad ng buwis. Ganun. 3JC Hope ulit, oh. Sumagot na naman. Ang sipang sumagot ni Miss Aruba sa text. Ayaw ng tawag sa telepono. Sa cellphone, oh. Sabi niya, palagay ko may balak si Da Junior na maglagay ng Guinness Book of World Record. Gusto niya siguro ang title na The Most Traveled President in the World. Baka gusto niya na Luwarit. 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 Ha? Yun. Alam niyo na. Huwag mong nilalaliman ng English, Miss Aruba ka, ha? Madam Brunhilda, shout out, ha? Sabi niya. Sir Rox, itong si BBM, ang gusto niya, siya lang ang, ha? Itong si BBM, ang gusto niya, siya lang may bigay ng speech. Dapat nag-apply na lang siya na newscaster ni Kibulok. Bibigyan naman siya ni Kibulok ng trabaho. Or, kaya naman niyang bumili ng sarili niyang istasyon. Isa pa, I believe na nang cheat si BBM. Thanks to Digong nyo, ang Pilipino may konsensya. E kaso, Chekwa, nag-program sa SD card. Walang konsensya ang mga Chekwa. Di lang tayo ninakawan ni Digong nyo. Siya pa ang gumawa ng paraan para maging president si BBM. Itong si BBM,
May 5 years pang natitira before next election. Nakaturn na siya ng 9 countries in 7 months. Mauubusan siya ng bansang papasyalan. Baka pwede natin kumbinsi sa Pluto siya pasyal uli. Isama niya ang buong kabinete at pamilya niya, pati mga Duterte, Rimuli, etc. Hopefully, maligaw or mahuli ng aliens. Papatawa ka naman, Madam Brunhilde, ha? Hindi, pwede sa buwan. Kasi alam mo, ang pangarap ni His Excellency, hindi mo ba alam yan, Madam Brunhilde, ha? Ang pangarap niya talaga sa buhay, astronaut. Sinabi niya yan, astronaut. At saka rockstar. Ha? Librado Ludovico. Yang sinasabi mo, sampal sa mukha mo, da junior, plastic ka, sabi ni Librado Ludovico. Librado Ludovico ulit. Hanip sa Ingles? Eh yung galing mong magsalita ng Banyaga, sana ganun ka rin kagaling magbayad ng estate tax. Maniniwala pa ako sa'yo. Sinungaling, iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo, pwe. Galit si Librado Ludovico na. Nung inuminom tubig. Josie Vergara. Welcome to the club, Josie Vergara. Kung ako sa kanya, mahihiya akong magsalita kung di pa ako bayad. Oh, kung ikaw. Iba si His Excellency, ha? Josie. Rolando Resco, shout out, sabi niya. Ah, ano daw? Ang lupit ni Da Junior, ah. Ikaw na maging Da Junior, ha? Sumagot na naman si 3J Show. Mr. Amnesia man daw siya. Ah, si Prince Sherby, no? Shout out, Prince Sherby, sa PEDA, saka sa mga angels mo, ha? Mga taga-Imus, Cavite, oo. Oh. Sabi niya, o mga kababayan sa Pilipinas, nananawagan po si His Excellency, don't be a tax evader daw po. Dapat daw po susunod tayo ngayon, susunod tayo naaayon sa pinag-uutos ng batas, corporate and coordinate for everyone to enjoy ang pag-unlad ng Pilipinas. May palakpak pa. Maganda po ang layunin. Kaya dapat lang daw po sumunod tayo sa pagbabayad ng tamang buwis. Kung ayaw ninyong magbuwis, sit siya sa inyo. Sit siya sa inyo, ha? Prince Erwin ulit, oh. Xerox, teka. Corporate, coordinate, honesty, integrity, para kanino po yan? Boy Tigas. Ferdinand San Juan, shout out, ha, sabi niya. Magandang hapon po, Carox. God bless po sa ating lahat, sabi niya. God bless, Ferdinand. African Sai, shout out, ha. Iblio. Welcome to the club. Iblio Nazareno. Hindi ba kinikilabutan siya sa sinasabi niya? Eh, hindi ko alam. Eh, ganda, bigay naman yung speech niya. Parang si, ano eh, si yung tatay niya. Ay, naku, ewan. Nora Portesa. Welcome to the club. Bagong followers niyo po, watching from Dubai, Sir Roque. Salamat. Sumagot na naman si 3J Shop. Welcome to the club, eh. Ano na nagsabi? Ako na nagsabi, Sir Rox. Tao, anong tao, eh? Pag nagkausap tayo, maniwala ka, Miss Aruba, kay sisipaging kang magsalita, eh, ha? Filter Mario. Shoutout, Filter Mario. Aray ko. Carox, anong na lang... Aray ko. Carox, ako na lang mag-aaray para sa mga tanga. Tawa-tawa si Filter Mario. Joy Reolada. Welcome to the club. Hinahabol mo ang aming tax, samantalang yung amin ay isang butil ng bigas lang kumpara sa iyo na isang kaban na bigas ang katumbas. Kapal mo talaga, yang hiya talaga kami sa iyo. Manalamin ka habang sinasabi mo 'yan. Magalit si Joy.
Maria Cross San, shout out ah. Sabi, nakakahiya. Nagmamakaawang magbayad ng tax. Eh paano nga naman tatakbo yung gobyerno kung walang tax, di ba? Alam niya 'yan. Kaya lang nga eh basta Marcos. Tax-free ata pag apelyido mo Marcos eh. Ha? Reynaldo Gonzales, ah, shout out. Ah. Biyahe na naman si Dayunyo, Japan. Naku po, isang barangay kasama. Daming gastos niyan. Pwede ba Kuya Rox mag-alapersi naman ako? Babatikos biyahe Dayunyo. Eto lang ha, masasabi ko kay BBM. Mag-ingat ka sa mga nakakasama mo sa eroplano. Baka isang araw mawala ka sa pwesto. Pag nag ano? Pag nagututan ang isa dyan sa eroplano, siguro Sir Rox dyan lang makapipigilan ang biyahe ni Dayunyo. Kung sila-sila magkakagatan, mag-ingat ka sa mga mag-uututan. Bakit? Bakit mag-uututan? Ah? Filter Mario. Tama, tama ka, Karox. Mabait at maganda yung friend ko, si Divine Grace. Oh! Eh, bakit hindi nag-friend request sa akin si Divine Grace, ha? Para makakita ko yung profile pic niya, ha? Tignan mo si, ano, 3J Siopo. Oh, maganda siya. Miss Aruba siya, ha? Sabi, sumagot si 3J Siopo. Wow! Ang dami nating maganda dito. Beauty with brain, di ba, Sir Rox? Sinabi mo, eh. Sino ako para kontrahin ka, ha? Libra girl, shout out, sabi niya. Nampril, nung araw ka, Rox. Ngayon, walay na. Di ba, machine na ang bantay sa mga boto. Bantay sa lakay. At tawan-tawa si Libra girl. Sumagot na naman si 3JC. Everything is under control ng mga crocodiles. Ah, totoo yan. Bong Tupas, shout out, Bong Tupas. Sana yung 203 billion na isoli na ba? BAR, help, help, sabi niya. Paano ang interest nun? Tuloy-tuloy lang yan, Bong Tupas. Mag-interest ka lang na mag-interest, ha? Walang problema yan. Maski pa 50% interest yan, eh. Walang problema yan. Filter Marie, sabi niya. Shoot to kill na yan si Bantag Karox. Akira Milos, shout out, my friend. Nandito siya. Hindi po siguro kaplastikan yung kundi pampalubag loob po para magawa nilang gawin kung ano ang tama. Yun naman po ay sa aking palagay lamang. Oo. Naku, dito yung friend ko. Si Malia Leonora Roque. Shout out sa'yo, friend, ha? Yan ang problema sa presidente natin. Walang moral ascendancy pagdating sa pagbabayad ng buwis. Yung comment ko, Tay, nadalhin ni Bantag yung kaso sa Court of Appeal at Supreme Court, mukhang gagawin nga nila according kay Attorney Balisong. Napanood ko kahapon kay Attorney Enzo, mahirap na yan, baka makakuha sila ng TRO. Kung question ng jurisdiction, dapat sa Supreme Court, di sa Court of Appeal. Huh? Dapat sa Supreme Court, di sa Court of Appeal. Kailangan ng Supreme Court decision dyan eh para ma-establish kung sa DOJ o Ombudsman ang may jurisdiction. Palagi ko, mahirapan na yan, Maria Leonora Roque. Hindi yan lulusot. Kasi parang it's a source of delaying tactics ulit yan eh. Oo. Pinagsisoplak na yung mga ano eh, mga dahilan, yung mga rason nila eh. Diba? Filter Marie ulit to. Gusto ni Digong mamamatay tao katulad ng hayop talaga. Oh. Katulad niya, hayop talaga, sabi ni Filter Marie. Galit na naman. 3J Siop na naman. May something po ba at kayo po ay napapatawa? Ninervyos po ba kayo? Ipagpaumanhin po ninyong naitanong ko lang po. Hindi, nakakatawa kasi yung mga comments, Akira eh. Doon ako natatawa sa mga comments nila. Tsaka yun nga kay, ano, kay His Excellency dahil dinadaan ko na lang sa tawa. Mantakin mo, lakas ng loob mo para ka magsalita ng tungkol sa pagbabayad ng buwis. Eh, siya nga, hindi nagbabayad ng buwis, di ba? Reynaldo Gonzales tuloy. Kahit isipin at pakinggan mo kung taos talaga sa puso, speech
speeches, BBM. Parang pag naiisip mo, wala eh. Ilang ulit na siyang magsasalita, ibang bansa, nagsasalita sa ibang bansa. Parang alam ganong naniniwala dito. Parang alam ganong naniniwala dito pa kaya. Kaya lang, siyempre, basta yun, nakikinabang na lang, natatanggap salita ang The Junior. Ewan ko ba, sabi niya. Kung sana lang maganda nangyayari sa bansa, kaso hindi, kaso hindi, kaya patay Malaysia na lang. Pasok sa kaliwang tenga, labas sa kanan. Tama ka dyan, Reynaldo Gonzalez. Filter Mari ulit to. Ah? Walang nga talaga yung president. Huh? Galit si Filter Mari. Walang nga talaga yung presidente na yan. Ang kapal parang di convicted manhid ang animal talaga. Galit ko na naman. Ha? Huh? Libra girl ulit oh. Sila lang nakakaintindi ng speech ni BBM. Mukhang binabasa pa. Taong bayan ang Sila lang nakakaintindi ng speech ni BBM. Mukhang binabasa pa. Taong bayan ang naiintindihan lang, pay your taxes on time. Ganun ka, Rose. Totoo. Andres Baltasar, shout out ah. Wala bang advisor si Marcos Jr.? Bakit kailangan siya mismo ang maningil ng taxes sa mamamayan? Wala siyang karapatang maningil ng taxes. 25 years silang tax evader. Oo, tama ka dyan, Andres Baltasar ka. Filter Mario. Excellent sa kabubo. Ha? Excellent sa kabaubuhan. Kabubuhan siguro to. Ha? Ari ko. Filter Mario ulit. Karox, di siya dapat tawagin na His Excellency. Nakakasuka. Excellent lang siya sa pagnanakaw. Galit ka na naman, Filter Mario. Kaya. Elizabeth Iscario. Ha? Sabi niya, kakahiyang presidente ka. Alam ng buong mundo na di mo nagbabayad ng tax. Tapos ngayon, nananawagan ka sa amin. Magsalamin ka muna, boy. Ay, magsalamin ka muna, hoy. Kayong mayayaman, dapat ang pagsabihan mo niyan sa, at pamilya mo. Diba, Sir Rox? Tawa-tawa pa si Elizabeth Iscari. Marilyn Berg, shout out, ha. Good day, Sir Rox. Watching you always. God bless you. Justice kay Kapersi, sabi niya. Poli Tumine, shout out, sabi niya. Kapal ang mukha ni BBM, karaoke. Excellent sa budulan. Elizabeth Iscari ulit oh. Good PM Sir Rox, kagabi ko pa ho yan na i-comment ko sa inyo. Malaking tawa ko dyan, parang di niya alam ang ginagawa ng pamilya nila. Na sila mismo ayaw magbayad ng tax. Sinong gaganahan magbayad ng tax ngayon kung mismong president at pamilya niya ayaw bayaran ang utang nila. Ha? Na. Maliwanag sa sikat ng araw na execute at nakadesisyon na dyan ang Korte Suprema. Wow! Ano yan? Dahil ba presidente ka na? Kaya ayaw mo itong bayaran, ha? Galit si Elizabeth. Patawa ka, BBM. Tingnan mo muna sarili mo. Kayo muna ang manguna dyan dahil sa tagal na di nyo binabayaran yan. Diyan barya, laking tulong yan sa aming lahat. Talaga lang, Elizabeth. Ah. Mike Villanueva, shout out. Ah, sabi niya, kung ama siya ng bansa, paano mo sasabihin sa mga tao na magbayad sila ng taxes nila kung ang tatay mismo ayaw magbayad ng tax? Ewan ko nga ba dyan, Mike? Good morning po sa inyo dyan, Mr. Sotolang, sabi ni Akira. Marites Francisco, shout out. Good day po, Karoke, at sa lahat ng kakamping. Good day, Marites. Si Kalat ni Bayaw. Shout out, my friend, Kalat ni. Si Jun Lago, no? Kalat ni, salamat sa pagtanggap ng friend request ko. God bless. Oo. Different na pala kayo ah. Brother Eli Asistio, shout out ah. Hindi nakapag-comment si friend Amy Bingson.
Shout out, friend Amy Bingson. Ha? Shout out, anak Eman Escalona. Aboy, Ryan Yumura, shout out ha. Popoy, SKL, Pitsumingan. Jargon, shout out. Dolor Garcia, my friend, shout out ha. Adoracion de Maranan. China Gam, Mirna Regalado. Ha? Joseph Casco, pare. Chato Casco. July 7, Alcantara, shout out. Ras Soriano, my friend, shout out. Mm. Mary Joy, Clayton, Doktora, shout out sa inyo. Oh. Chairman Io Mateo, shout out. Mission accomplished. Oh, nakapagkulabo tayo mas konti, no, ha? Yan ako, paulit-ulit, no? Mag-comment po kayo. Kung gusto nyong umabot na 100,000 at nang kayo'y magkaroon ng 100,000 mula sa gobyerno. Yun nga lang, kailangan meron kayong requirements at magtsaga kayong mag-antay kung kailan magkakaroon ng pondo. Sa ngayon, sabi ni ano, ni Honorable Ami Marcos, wala kayong pera, wala kayong datong. God bless.